sumali po ako dito sa The Voice dahil hindi lang po para sa akin pero para sa family ko po. And para rin po tumaas yung self-esteem ko kasi gusto ko po talagang makita ng mga tao na kaya rin po nilang gumawa ng ganito even though mababa yung self-confidence nila sa sarili nila. She had her eyes closed the whole time. That's smart. Ang ganda nun kasi parang nawawala lang sa performance. Lunod ka lang. So okay lang naman yun eh. Thank you. Yeah. Hello, anong pangalan mo? My name is Antoinette Season po, from Batangas City. 16 years old po. Nice! We'll be right it's back. It's not time for you to make done. A decision. We're done. Thank you so much. Forward na. I like We're it. Done. You're thinking of time. Oh, nagmamadali. May sinaing sa bahay. Baka abutan ng ulan ng mga ano nakasampay na mga damit. Antoinette, I'm the only one hindi umikot. They probably heard something I didn't hear or could not hear, but I'm just so happy for you because whoever you choose, bagay na bagay sila sa iyo. Yung style mo, yung singing ano, yung powers of your voice and then being able to bring it back the way you did, yung storytelling mo. They both can give justice for the talent you already have. Antoinette. Mas social pagkasabi niya ng Antoinette pa ngayon. Antoinette. Yeah. What? Antoinette lang, coach, hindi Antoinette. Umikot ako agad, no? Like, early on in your performance, I needed to watch this na. Kasi I needed someone to lift me up. That's the healing power of what we do. You talk about being an introvert. That's something I've worked with. Personally, and I've worked with on my team. We pride ourselves, Camp Kauai, for the past ilang seasons na sa being a house of artists, a house of kids, teens, adults, na hindi kami, baka they don't see themselves fit in sa ibang lugar. Pero sa bahay namin, at home sila, at peace sila. So yun lang gusto ko lang. I want you to be at peace with your decision. I would like you to be a part of Camp Kauai. Antoinette. Ang sosyal naman ang pangalan niya, Antoinette. Oh my God! Ay, nako! Sana naman tayo sa mga ganyan! Nako! Ganyan, na-appreciate ko naman. Na-appreciate mo na, umiikot ako, pero ilang beses na kasi umasa ako, tapos hindi naman din pa rin ako pirili. Ilang beses ka na sumali ng singing competitions? Actually, first TV singing competition ko po to. Aside sa sumasali po ako sa mga amateur singing contest sa school, pero yun nga po, never po akong nanalo since may struggle po dahil introverted po ako and mahihiyain po. That's why she had her eyes closed the whole time. Opo. Ako nakaka-relate ako kasi ilang beses na din akong sumali ng singing competitions.
Nung una, sumasali ako para may extra grades. Pero, same po. Right? Pero, dumating din yung time na parang, oh my gosh, ginagawa ko na pala to because I love doing it. Sometimes, kahit walang bayad, basta pakainin lang nila ako, go-go ako. Kasi sobrang na-enjoy kong mag-perform on stage, na-enjoy ko na pag bumababa ako, may mga tao na lumalapit na, alam mo, na-inspire ako dun sa performance mo. Parang yun pa lang eh, kahit hindi ka manalo, the fact that you get to inspire people with a thing that you love doing, sobrang ano na yun, sobrang parang winner na yung pakiramdam. Yes po. Umikot ako kasi parang ano ka, ikaw yung type ng singer na pag pinapanood kita, i-enjoyin ko lang yung performance mo. Hindi ko na masyadong hinimay yung mga ginawa mo. In-enjoy ko na lang. Kahit nakasara yung mata mo, there was a connection. Ramdam ko. You were just pouring your heart out there. Hindi mo na inisip to na parang kumukontest ka. You were just being you. And that's very important as an artist, as a singer, na nakikita ka naming nalulunod sa performance at hindi nag-iisip. Really hope that you choose me as your coach because I need someone like you in my team. Thank you. Congratulations. Are you ready? Here we go. Come on. Ang pinipili ko po ng coach na feel ko po is mas matutulungan po akong maaral po yung boses ko and mas fit po sa genre ko is si coach. Take card down. Okay.